Tahimik na tinatrabaho ng Department of Foreign Affairs ang pagpapalaya sa 17 Pilipino seamen na sakay ng hinadyak na barko ng Houthi rebels sa Red Sea. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, katuwang nila sa pakikipagnegosasyon ang ilang dayuhan. Meron tayong mga partners sa ibang bansa na tumutulong din. Japan, of course, pati Greece, galing ako doon, and other countries, of course, sa Middle East. Ang gusto nila, quiet lang tayo habang ginagalaw, gumagalaw para mapalaya na. Hindi ay masabi kung kailan, pero mga kinakausap natin ay parang matitiyak nila mapapalaya din ang ating mga kababayan. Ang good news, hindi sila sinasaktan. 12 sa mga bihag ay nagkaroon na ng kontak sa kanilang mga kaanak. Sila ay nasa maayos na kalagayan at hindi naman umano sinasaktan. Unti-unti na silang nagkakaroon ng contact with the families. Sinabi ng Houthi rebels sa ating mga contacts na matatawagan nila, makukontakt ng mga seafarers yung mga pamilya nila. At totoo naman, one by one nakakakontakt para bigyan ng kumpiyansa naman yung kanilang mga kamag-anak na buhay sila. Umaasa ang DFA na magtatagumpay sila sa pagpapalaya sa 17 tripulanting Pinoy bago ang long holiday. Bernard Daddy, CNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinalagahan.